At sa atin pa rin ikonsulta mo, pag-uusapan natin ang mga paraan upang hindi pagsawaan ng trabaho na rutinary o paulit-ulit mo nang ginagawa. Kasama natin ang ating suki na si Ms. Sheila Viesca, ang CEO ng TalkShop. Good morning! Good morning, Attorney Reg. Good morning, everyone. Yan nga yung mga issue natin pag rutinary yung trabaho mo, di ba? Yung pag-uusapan natin kanina, ano yung paulit-ulit, unlimited, di ba? Yes. Paano nga ba maiwasan? Well, kung gusto mo maging exciting, kasi yun yung hinahanap natin, no? Kung gusto mo maging exciting ang trabaho mo, dapat maging exciting muna buhay mo. Mm-hmm. Baka naman sinisisi mo sa trabaho mo, ay yung buhay mo ang tamlay-tamlay. Mm-hmm. Kahit anong lipat mo ng trabaho, wala kang mahahanap na happiness or excitement. So, diyan ba papasok yung mga work-life balance na parang hindi lahat ng oras mo ay nakatutok lamang sa trabaho, pero meron ka pang ibang ginagawa outside of your work? Well, tama yun, attorney. Work-life balance, though, is subjective. Okay. Some people will work for 6 hours, some for 8, some beyond that. Mm-hmm. Mm-hmm. Whatever is your point of balance, yun yung work-life balance mo. Ang importante kung ano yung ginagawa mo, pagbutihan mo. Mm-hmm. Kasi there's really some emptiness na mararamdaman mo. Kunyari, nabuhay ka lang para matapos mo yung 8 oras. Mm-hmm. Ang hirap nun, at the end of any day, kahit ano pa yung trabaho mo. Kailangan ba meron kang parang ina-achieve o ina-attain na something? Na kunwari, promotion, dagdag na komisyon, sweldo, or parang affirmation lang from your boss na you have a good work. Dapat bang merong something like that para hindi sa'yo maging rutinaryong ginagawa mo? Well, it's definitely worth having a purpose. Kaya promotion yan, or commendation from your boss, or makagawa ng mabuti, or mag-grow in your career. It's something that you have to set for yourself. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung patutunguhan mo, eh kahit ano yung ibigay sa'yo, kahit ano yung itapon sa'yo, wala kang makikitang saysay sa mga ginagawa mo. Marami po nagsasabi na para hindi ka magsawa sa ginagawa mo, eh dapat yun yung passion mo, yung gusto mo yung ginagawa mo. Pero what if wala kang choice, that, eh yun lang yung trabaho mong kayang gawin at the moment, diba, hindi ka pwedeng mag-risk for the moment, ano nga po ba yung talagang dapat kong gawin para hindi naman ako magsawa talaga? Mm-hmm. Kasi hindi ko naman talaga yung gusto, di ba? Correct. Maganda yung line na yun. Para hindi lumipat ng channel si Angela kunwari. Alam mo kung kanino nang galing yung find a job you love so you never have to work a day in your life? Mm-hmm. Attributed yan kay Confucius. Mm-hmm. So matagal na ng unang panahon gano'n na. Pero hindi naman sa lahat ng panahon, yung ginagawa mo, gusto mo. Mm-mm. But you can always train yourself. You can always condition yourself. Doon babalikan natin yung purpose. Magawa mo sanang tanungin yung sarili mo, bakit yan ang pinili mo? Mm-hmm. Bakit yan yung ginagawa mo? And then, if it's worth your time, if it is a worthwhile activity, if it is going to do something good and make you a better person in the process, pagbutihan mo and learn to love what you're doing. At the same time, magkaroon ka rin ng reality check. Kasi baka hindi ka naman para talaga dyan sa trabaho niya, di ba? O hindi ka masaya, or hindi ayon sa values mo, yung values ng kumpanya, o ng mga taong kasama mo, eh mas-stress ka lang habang buhay mo. Kaya ka nabobore siguro dahil sa ginoyo. Yeah, the usual term that you use is boredom. But there can be a lot of stressors that will lead to feelings of emptiness, discontent, or even aggravation pag mali yung trabaho. Kasi minsan nga, di ba, Ms. Sheila, yung bawa sa loob ng trabaho mo, then, hindi mo nakakasundo yung mga kasama mo, mga co-workers mo. Nagiging part na rin yun ng pagka-bore mo sa gusto mo na umalis. Pinagtatrabaho mo, di ba? Tama yan. Ang masama niyan kasi, ang lagi nating natatanong, ano ba yung mali sa akin? Ano ba yung kailangan gawin? Ano ba yung hindi ko nagawa? Every now and then, learn to ask yourself why. Bakit ba ako nandito sa sitwasyon na to? Bakit ba sila ganun? Diba? Bakit ba kailangan ko pang mag-exert ng effort? Bakit ba kula? Oo. And that will be your anchor. Kasi it's good to set goals. But first, you have to know your core. Diyan naka-anchor eh, kung ano man yung mga goals na sineset mo para sa sarili mo. And it's only then can you move forward and find joy in whatever it is. Is it also okay to ask for more challenging work? Kasi kunwari lalo pa yung mga ano lang ministerial lang, mga nagtatatak ng desk job lang, minsan parang ito na lang mabuhay ko lagi. Ganun. Diba, parang pwede bang
boss, hingi naman ako ng mas challenging. Parang padala mo naman ako somewhere para may makausap naman akong tao, di ba? Tagadikit naman na staff or something. Parang ganon. Pwede bang ganon? Pwede bang humingi yun? Okay lang ba yun? Oh yes, by all means. Kasi may mga tao naman talaga, nag-e-enjoy sila na nagdidikit lang ng staff. Yeah. Di ba? Ayaw nila nang may kausap, nakaka-stress sa kanila. Pero if you're not that type of person, you need to move in a social circle. Then definitely, pag cubicle mo lang yung lagi mong katapat, nakaka-stress din yun. And it's good to keep stretching ourselves. When we stretch, we get better. Then we open ourselves for more opportunities, for more excitement. Pero isang sitwasyon dyan, kung yung trabaho mo talaga ay mag-stamp lang at wala namang ibang gagawin, kundi magpunit nung kung ano man yung mga papel na nasa harap mo, then make sure to make your life exciting. Eh bakit hindi ka naman tumakbo, mag-workout ka, di ba? Magbasa ka ng libro. Okay, pero yung sinabi po ni Attorney Reggie kanina, no, na parang pwede kang maghingi ng ibang task, no? Parang ano, that will be very healthy for everyone dun sa group na sa environment na iniikutan niya. Kasi if I am the boss, at least siguro hindi na siya productive dun sa previous niyang ano, task na yung job description na, job description niya. Pero kung kunyari mabigyan ko siya ng ibang assignments, mas magiging productive siya. Favorable din yun dun sa pinaka, ano, sa company. Diba? Oo, kunwari dati, ano, Tagalog news ka lang, tapos bigla naging English news ka na, tapos may talk show ka pa na English. Diba yung ganun, parang laging may challenge lang. Paparinig ka ba? Ay, kuya, sarap kain mo, kuya. Kailangan ko ba sagutin yun na masyadong tayo mapupolitik? Hindi, kasi may mga tao na ganun eh, na like ako, gusto ko laging may challenge. So parang, yun nga, ini-stretch yung sarili. Diba, hindi ako nabobore or something, pero you just want na parang gusto mong merong something na nade-develop pa sa iyo na improve. And I think, ano, more importantly, dapat lagi mo sinasabi sa sarili mo. Dapat hindi mo sinasabi sa sarili mo, nakaka-bore naman. Oo, tama. Diba, parang, I want this, I want to do this, this is for myself, this is for my family. Diba? That's right. That opening up new doors for employees is another healthy perspective for employers. Because you may end up losing a secretary na magaling pala maging salesman. Totoo. Or magaling pala maging supervisor. Simply because you allow her to get stuck in that position. Na hindi naman sa hindi niya napagbubuti. Kaya lang may mas maganda pa siyang pwedeng gawin. Potential pala siya. Ayun. Apolitika ako. Diba? May ganun, may instances. Kahit na mas magaling ka, kahit na mas may tsura, kahit na mas pagka-napolitika ka. Totoo. So, lumipad ka na lang, marap ka na ibang dadakuan. Yeah. Correct. Sa Agila. At ngayon, meron na tayong isang stasyon. Agila. Dito, walang politika dito. Basta magaling. Kahit nakuna ka, nahuli ka. Walang usapan, nauna, nahuli. Kasi boring yung trabaho, hindi exciting. Our words eventually become our actions. Kasi masyado mo nang pinoproject kung ano yung kailangan mangyari sa sitwasyon mo. And your words become your reality. Boring then na nga siya. Interest. Diba, boring. Ang boring, ikaw ang boring pag gagawin. Just know how to make life exciting. Yeah. Oh, that's right. And find alternatives. Now, if you know that you are not in the right position, na talagang may politika doon or hindi para sa iyon, then move forward. Kaya nga nagkakaroon ka ng reality check eh. Face the mirror. Tumatanda ka ba dyan sa trabaho mo na nadadagdagan ba yung problema mo kahit wala kang ginagawa? Then find your niche and find the right company, the right association to be with. That's how you can contribute. You can only be promoted if you are already overqualified with your present position. Kasi kung andun ka pa lang din sa level ng position mo na yun, and you are not yet overqualified dun sa position mo, eh hindi ka naman pwede ma-promote. Diba? So, kailangan you strive hard. You have to do your work. Pero
hindi naman parang trying hard ka na lumagpas ka doon sa ano mo. Parang, kasi meron ganun eh, hindi lang niya alam yung umaasta na siyang parang boss, di naman pa siya boss, di ba? Umaasta na siyang prima donna, hindi pa naman siya, parang tingnan mo muna, magaling ka na ba? Parang nagde-demand ka na, parang di ka pa naman, di ka pa naman magaling, di ba? Di ka pa naman mahusay. Gusto ko rin na idagdag na yan ang matututunan natin mula sa mga nakakatandang henerasyon. Hindi. Kong Erin, alam niyo po, patuloy ang aking panawagan kay Kong Erin na bumalik na siya. Kong Erin, oo, yun, dapat nandun ako tatingin eh. Kasi, Kong Erin. Pero totoo yun, Mama. Kasi not only that those na matanda sa edad, ano, yung pati yung mga mas hinug na sa experience, yung mga, kasi ako, kagaya, I've been in the industry for more than 3 decades. Tapos explorer pa ako. So marami akong mga hindi lang yung field ko, talagang lumalabas ako dun sa field ko. And I talk to people para malaman ko din kung ano yung iba-ibang mga ginagawa nila. Ano ba, paano ba pag-deal sa ganito, paano pag-deal sa ganon. So through that, and even from the experience of other people, matututo ka rin eh, dun sa mga nakakasalubong at nakakausap mo. Kaya maganda rin na yung mga kabataan, mas makipag-usap kayo sa mas matanda sa inyo. Yeah. Di ba yung may nakukuha kayong wisdom, may nakukuha ka din kayong may mga... mentorship. Oo, may informations din kayo na nakukuha. So, it adds dun sa ano mo. Tama yung sinasabi ni ma'am eh. Kaya maganda rin namang maging future-oriented. Parang yan yung mga Y generation natin ngayon. Kaya lang, do not lose track of your present moment. Sabi nga nila sa Facebook, di ba? Kaya nga tawag present. Live, it's a gift. You have to live it. You have to live the moment. Kasi pagdating ng future, you will only live the future in the present moment again. Yeah. Eh kung lagi kang future, natitake for granted mo what you can make the most of. True. At present, kung paano ka mag-grow. At present, kung paano mo may embrace kung ano yung mga nangyayari sa'yo. At present. Ma'am, ano ba yung talk shop? Talk Shop, Kuya, is a learning center. We handle corporate trainings on leadership, communication, and personality. And our specialization is that we customize them according to the values of the company. So, lahat anchored sa values. Because if your values are not aligned with the values of the organization you work with, there's a strong disconnect. Hindi tayo pwede makapag-umpisa ng programa na makakapagpaundad sa tao. Because as the person grows, so must his company. So when we design programs for organizations, we make sure that we focus on the individual concerns and also on the visions of the organization.